Okay, may comment dito from Agustin Carillo Lumayo. Tawag na po ni Pastor Bacalares. Hehehe. Oh, abangan nyo. Lagi kong tatawagan. Lagi kong tatawagan si Bacalares para kung sakaling hindi siya sumagot ng tama sa tanong, mai-content ko 'yon, gaya nung ginawa niya nung nakaraan. Okay lang na ano, kasi nire-record ko pa ni John Ray para may content ko. Kaya nga, nakita ko nga yung ano mo sa kanya. Kawawa eh. Okay lang. Sige. Sabihin nyo kay Bacalares, tanggapin palagi ang tawag ko para kung sakaling meron akong tanong sa kanya, tapos hindi niya sagutin ng tama, iko-content ko yon. Siyempre, pampagana yon. Ngayon na nakaraan, akalain nyo, Brother John Ray, sarili lang aklat, binabaluktot niya? Iya nga. O, kitang-kita naman doon sa ano eh, doon sa ebidensya na sa kanilang aklat, ang Apostolic Church, ang founder si Jesus Christ, nakapagtataka, sasabihin ni Bacalares, wala namang sinasabi na ganyan dyan. O, tambasahin natin muli yung ano ha, yung kanilang referensya. Fundamental belief of the Seventh-day Adventist, ang sabi ganito, the New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. Sa kanya, tutol siya na yung differs dyan is malaki ang pagkakaiba. Ano daw? Nagbasa siya ng dictionary, lumabas isa sa mga meaning niya is unlike. Tinanong ko siya, ano yung unlike sa iyo, pareho ba? Hindi na sumagot ng tama. Tuto siya ng tuto, andun yun pala. Pangalawa, eto, tinan ninyo ha, napakaliwanag na pagkaka-English eh. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Tinanong ko si Bacalares, tama ba yung unawa ko na ayon dito ang Apostolic Church, ang kanyang founder, si Jesus Christ? Sabi ni Bacalares, Brother John Ray, wala rin sinasabing ganyan. Tama ba yon? Aliwaliwanag eh. Kahit pa i-Google Translate yung kabuuan ng ano nung paragraph, inaamin diyan ng Apostolic Church na independent organization na separate sa nation of Israel, na merong universal character, na naging missionary church, accomplish God's original plan. It is referring to the Apostolic Church, which was restated in the divine mandate of its founder. Napakaliwanag, may founder ang Apostolic Church. Sabi ni Bacalares, wala rong sinasabi na may founder ang Apostolic Church. Ganyan kahina. Founder, Jesus Christ. Oh, ganyan kahina. Sige. Hindi siya mahina, bro. Sinungaling. Talagang sinungaling talaga siya. Oh, tinanong ko siya, ano ang context ng paragraph na yan? Sabi niya, it is not referring to the Roman Catholic Church. Uy, hindi ko tinatanong kung yan ba referring. Sabi ka dyan, universal church. Ano ba yung universal? Hindi ba Catholic yan? Oh, sabi niya, it is not referring to the Roman Catholic Church. Hindi ko tinatanong kung yan ba tumutukoy sa Roman Catholic Church. Ang tanong ko sa kanya, ano ang context? Ito ang context ng naturang paragraph. Ang New Testament Church, iba sa Old Testament Church, ang Apostolic Church, naging independent organization, separate siya sa nation of Israel, tapos na mayroon siyang universal character, tapos naging missionary church siya para gawin ang banal na kautusan ng kanyang founder, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Binabaluktot ni Bacalares, okay lang. Tanggapin niya yung call ko, tapos i-cut niya yung linya ko para kunwari siya yung panalo sa kanilang program, pero mai-content ko
the more nyo akong tanggapin sa programa nyong yan, the more ko mai-content na hindi talaga marunong sumagot yung bakalaris ninyo. Ha? Tatawagan ko pa yan. Abangan ninyo. May nakahanda pa akong tanong na kung sakaling babaluktutin niya, makikita talaga ako gumawa ng dokumentary, makikita ang kabaluktutan ng pastor niyo hindi marunong sumagot sa tanong. Parang bagay sa kanya bro, dyan daw, Pastor Bakaklaris. Oh, grabe siya. Bakaklaris. Ginamit ko yung Thayer. Ginamit ko yung Thayer nung anong araw ngayon? Merkoles? Kahapon pala, Martes. Ginamit ko yung Thayer. Na sinasabi sa Thayer, yung palang oikodomiso sa Matthew 16:18, ang meaning niya, siya ay metaphor na ang meaning niya is to found. So yung I will build my church, yung build on is referring to found. Sa kanya, ang meaning niya sa to found is nakaka-plug o nakasumpong. E, magkaiba na sila, magkaiba na sila nung kalibati mong si Camacho kasi kay Camacho naman rebuild. Oh, kay Camacho naman rebuild. Sa kanya naman nakasumpong. Magkaiba meaning nun. Pangalawang mali doon. Tinanong niya ako, ano ang Bisaya ng to found? Sabi ko naman, siya ang magtatayo, siya ang magatukod. Tumawa si Bakalaris, nagtawanan silang lahat, okay lang. Tinanong ko siya, hindi mo may tatanggihan, anong nakalagay sa Matthew 16:18 ninyo na Bisaya? Sa ibabaw ni ining bato pagkatukurong ko akong iglesia? O sa ibabaw ni ining bato pagkakaplagan ko akong iglesia? Si Bakalaris ayaw nang sumagot. Yan ay isang ebidensya. Tapos sabi ko, i-combine yung ebidensya. Sinasabi ni Thayer at saka yung sa Bisaya mo, i-combine mo. Sabi niya, saan mababasa na i-combine si Thayer at ang Bibliang Bisaya ko? Grabe. Grabe. Oh, ano? Tapos sinabi ko, falasing yung tanong yan. Anong klaseng falasi? Napakaliwanag. Falasi means misleading arguments, misleading question. Sinabi ko yun, i-combine mo para makuha mo ang sentido. Sabi niya, saan mababasa na i-combine si Thayer at ang Bibliang Bisaya ko? Ano ba naman klaseng pastor pa ba yan? O sige. Agustin, ipatanggap niyo lang ako palagi. Okay lang na ako'y patay-patayan niya ng linya. Total, nabuking na kayo namumutol ng linya. Okay lang naman sa akin yun eh. Dahil pag ako pumasok, may record ako, mai-content ko. Mai-content ko yan na yung pastor niyo hindi marunong sumagot. Sabi ko, ano ang meaning ng its founder? Ano yung its dyan? Ano yung its? Anong ginawa ni Bakalaris? Tumakbo doon sa its Old Testament. Hindi yung its Old Testament, its founder, its Old Testament. Tapos napunta siya ang meaning ng founder, ganun na, nawala na. Tapos kahapon, hinayaan ko siya kahapon, Brother John Ray, na ako naman tanungin. Tapos ako'y sumasagot, sinasabayan niya ako. Pero hindi na ako marinig doon sa live niya. pinutol pa niya pagkakataon. Pagkakataon ko yon na sumagot. Anong ginawa ni Bakalaris dahil hindi siya lumulusot? Anong ginawa niya? Pinatay niya yung linya ko at nagdadaldal ng husto para hindi na ako marinig hanggang maubos na yung oras niya. So yung pagkakataon ko pa na ituloy yung sagot ko, hindi na napagbigyan kasi pinatay na nila ang linya, daldal siya na siya ng daldal hanggang matapos ang kanyang oras. Okay? Sige, abangan nyo. Tuso. Barang ahas, bro, dyan do, tuso. Oo, oh, sige. Papasukin nyo pa ako. Dahil lahat, basta pumasok ako kay Bakalaris, dokumentado lahat yan. Tandaan nyo, dokumentado lahat yan. Pag hindi siya matinong kausap, makikita ang kanyang kabaluktutan. Oh. Sige, Agustin. Okay, bro, dyan do. Tatawagan ko pa talaga yan. Bro, may sagutin lang akong tanong dito, bro. Sige, go ahead, bro. Oh, saglit lang naman to kay Yanis, kay Sister Yanis Ababat kasi sinagot din siya ni Sapphire, ano ba 'yun? Sapphire 888, no? Ang tanong niya,
Bro Junray, ask ko lang po, biglang pumasok lang sa isip ko, bakit po kaya ang Panginoong Hesus dinadaan niya sa parable ang teaching niya hindi direct to the point? Tapos sinagot siya ni Sapphire, ni Sita Aldave pala, ni Sister Sita Aldave, sabi niya Sapphire 88 Visa 9, masagot ka ni Bro Junray, alam ko sis, excuse pa sila kasi wala pang kautusan. Nag-start lang tayo, required binyagan sa New Testament na. Naligtas din sila nung resurrection ni Lord. Ayan, no? So, sige, no, para makita natin ang konteksto sa Bible, ba't nga ba si Panginoong Hesukristo nagsasalita ng mga mataling haga, no? Sa mga tao, sa harap ng mga tao. Well, biblically, sinagot na yan ng Panginoong Hesukristo, no? Nung nagsalita siya ng mga talinghaga, tinanong siya ng mga apostol, bakit ganun siya magsalita sa mga tao? Hindi direct to the point. So, sister, hindi lang ikaw nagtanong yan, pati ang mga apostol, nagtanong din sa ating Panginoong Hesukristo niya, no? Mababasa natin Matthew 3:10 hanggang 11. So, ito ang mababasa natin sa nasabing talata. At nagsilapit ang mga alagad, ito matapos niyang mangaral in parable way. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng mga talinghaga? So parehas ng tanong sa iyo kapatid, no? So ito ang naging tugon ng ating Panginoong Hesukristo. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapot hindi ipinagkaloob sa kanila. So yun pala ang point ng Panginoong Hesukristo. Saan niya ibinigay ang kaunawaan? Sa simbahan. Kaya kung gusto natin maunawaan ng mga parables sa ating Panginoong Hesukristo, lumapit tayo sa simbahan, no? Kasi sabi ni Apostol na San Pablo dito sa Ephesians 3:10, para sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang naghahayag sa iba't ibang paraan. Saan daw ihahayag ang karunungan sa iba't ibang paraan? Sa iglesia, kapatid, no? Kaya kung nais nating matuto sa mga parables na tinuro natin ang Panginoong Hesukristo, maunawaan ang mga parables na yon, lumapit tayo sa iglesia, kapatid, no? Para matuto tayo sa pangangaral ng simbahan. Yun lang, Bro Jando, maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Bro Jundre. At saka isa pa doon, natawa doon ako sa ano, sa nagbalak si Bacalaris na pasinungalingan yung sinasabi ko na ako SDA member. Nung nagplano siya, sabi niya, Jando, for clarification lang, gusto ko lang malaman. Sabi mo kasi SDA ka dati. Saan ka ba nabautismuhan? Sabi ko naman, dinala kami doon sa Dumingag kasi merong ginanap doon na mass baptism. Kasama ako doon. Sabi niya, saan church ka naman member? Sabi ko, Tinago chapter, tumawa si Bacalaris. Tumawa si Bacalaris. Sabi niya, anong Tinago chapter? Walang Tinago chapter. Anong ginawa ko? Sinearch ko sa Google. Instance sa Google, instance Street View. Nandoon, nakita. Google Map, nandoon, nakita. Sabi niya, wala raw Tinago chapter. Pero bakit nandyan sa Google Map? At tinan nyo sa ano ko, sa Facebook page ko na Jando Alabado, nakapost doon. Ha? Meron pala. Si Bacalaris, naghahanap ng paraan para itanggi ang pagka-member ko. Sabi niya, wala raw Tinago chapter. Anong pinapalitaw niya? Gumagawa raw ako ng kwento. Di dokumentaryo ko. Ninakita, meron pala. Anong sinasabi ng mga comment ng mga SD na nakapanood? Sabi nila, sabi mo kasi, Tinago chapter. Wala, dapat dyan Tinago district. Ha? Tinago district? Meron kaming Gango chapter. Meron kaming central chapter na sa harap ng City Hall. Yan ang central chapter namin. Ang Gango chapter nandoon sa unahan, yun ang WMC. Tapos sasabihin nyo nga, pagdating sa Tinago, naging Tinago district. Tapos isa pa nag-comment na SD, dapat sinabi mo, Tinago Central Church. Mali na naman. Kasi yung Central Church na sa harap ng Ozami City Hall. Sisinungaling pa sila. Tatakpan ba kasi kanila yung kanilang pastor? Tapos kanina, sa messenger, nag-start ng call itong si Pendon. Pinasok ko yung messenger call. Aba, pag pinasok ko, nagtawanan sila. Tawanan ako nila Pendon. Sabi niya, ano yung sa ano dyan daw? Sabi mo,
Yung Bisaya ng to found ay magtutukod. Oh, tawanan silang pindon. Anong ginawa ko? Pinakita ko yung Thayer. Dalawa sila. Hilaw ang ang tawa nila. Hilaw. Di nila mag-iba yung sinasabi ni Thayer eh. Bakit? Ginamit ni Camacho. Ginamit pa yan ni Dan Maasin sa debate naming dalawa. Si Thayer. Ngayon, ginamit ko si Thayer. Ayaw nilang tanggapin. Hilaw sila masyado. Oh, babalututin pa ni ano ni Peter Pendon. Booking na booking si Peter Pendon kanina. Ayan, hindi naka-TS. Ayun, nag-walk out. Oh, sige. Gusto nyo, pasukin ko pa si Bacalares. Huwag kayong magalala. Marami pa akong tanong na itatanong sa kanya. At don't worry. Lahat ng itatanong ko ayon sa official na turo ng Seventh-day Adventist. Wala akong, hindi ako tatanong about Roman Catholic Church. Ha? Kung magtanong man ako about Roman Catholic Church, yun ay nasa kanilang aklat. Lahat ng itatanong kay Bacalares ayon sa kanilang turo. O, yan ang abangan ninyo. Yan ang abangan ninyo, ha? At kung sakaling hindi sumagot ng diretsyo, maidodokumentaryo ko yan. Okay, dahil lagpas po tayo sa alas 10:12 at panahon bro, bro, ako. May isa pa rin tubod dyan, bigyan natin ng ano lang, to kasi, oh, importante, maganda tong tanong niya. Nasa ano ba yun, si, maraming tanong pero pinipili ko lang yung sa tingin ko dapat sagutin ba. Ang daming tanong ito, kay Sister Ayan ba ito, Brother Ayan, no? Bro John Ray, good evening bro, ask ko lang, when you received Holy Eucharist po, ano po ang dapat gawin? Let it melt inside the mouth? Or you will chew it? No, well, biblically ha, biblically, madaliin lang natin, biblically, kapatid, ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo, no? Sa Mateo 26:26, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at binigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan, no? So it's up to you paano mo i-interpret yung kanin, no? Basta akin, pagkanin, kanin mo gano'n, no? Chew or chew it, no? Or yung hindi naman siya nating melt it first before you ano no bago mo ilunukin. So pero may narinig ako, hindi ko lang alam, ikukumpirma natin to kay Bro Angel. May narinig ako na kapag dumikit siya sa dila, wag mong anuhin sa kamay mo, no? Hayaan mong magmelt pag dumikit doon sa ngalangala pala. Bro Angel, ano bang tingin mo doon, Bro Angel? Okay, turo na po ng simbahan dyan. Pagka nag-receive tayo ng communion, ilagay mo lang sa bibig mo, no? Sa dila, tapos sa bibig. So, babayaan mo mag-melt pagka nag-ano, huwag gagalawin. And at the same time, you chew it po, talaga pwede po yun. Wala po problema doon. Basta doon lang, ma-dissolve lang doon sa mismong sa bibig mo, kapatid. Di-dissolve mo yun, is either chew or yung, kahit huwag mo yun, okay lang naman yun. No? Basta ma-dissolve mismo sa bibig mo, kapatid. Walang problema po yun. Okay. Okay. Nawala ka, Bro John Ray. Di ka marinig, Bro John Ray. Sorry. Yung sinasabi nila, Bro Angel, na pag dumikit dun sa ngalangala, wag mo daw ganunin sa kamay. Ano ba ang ganun? Kasi nga, ang hanggat maaari, noon pa naman yan, sa Vatican mo kasi bawal talagang hawakan. Mm-hmm. Pero hanggat maaari, wag yung gagalin. Let it dissolve, no, to your mouth. Wala pong problema yon, kapatid. Ako kasi dati, Bro Angel, nung pag nadikit sa ngalangala, ginagawa ko sa dila. Okay lang ba yan? Okay, maano naman yun eh. Huwag lang kamay, no? Dumikit yun, matutunaw po yun, basta sa tubig. At actually po, sa mga hindi nakakaalam, yung mga host po, no? Na sacred host o yung banal na hostia, kapag yung mga ano, yung mga nadikit ka sa dila, tapos biglang nahulog. So, ang ginagawa doon, kasi hindi na pwede i-consume yun eh, hindi na pwedeng kainin ng lay minister o ng pare, dinidissolve yun sa tubig, madaling madissolve po yun, may tinatawag na fix doon na lalagyan ng ano. Doon nga nangyayari mga miracle kung naalala nyo, so ibababad yun sa tubig para matunaw po. So, kung sa bibig po yun, mag-ano naman yun, huwag niyong gagalawin, kapatid. Para madikit, no? Madikit siya. So, parang nakakaano siya. Pero huwag niyo pong gagalawin. Let it dissolve na lang po sa bibig. Kapatid. Pero para ako, pag nag-receive ako, pag ano, kinakain ko kagad eh.
Chew it. Kasi ano, kasi nagpa-piano kasi ako. So, pag ga-receive kong ganun, para hindi na ako ano, kain ko kagad para makakonsentrate na ako sa papapiano ko. At dagdag din po natin, no, yung idasal natin, yung Anima Christi, no, sa mga hindi pa nakakaalam, unahin yung dasalin yung Anima Christi bago yung mga personal prayer natin. So after receiving yun. After receiving po, baka mga hindi pa nakakaalam, Anima Christi po, no, yung kaya nga minsan sa communion song, no, inaano yon, yun mismo yung ano, yun mismo yung kinakanta. So yun po yung prayer natin unang-una and then personal na po. Yun po kapatid. Maraming salamat Bro Angel. Okay na Bro Jando? Okay na. Sabi ni ano ni Julito Daig, walang chapter do, mali ang termo. Eh bakit ang tawag namin sa Gango is Gango chapter? Oh. Ang tawag namin sa Central, Central chapter. Tapos Banyadero, Banyadero chapter. Tapos ngayon, Tinago, naging ano, Tinago District. Bro, sinusubay pa yung kapala nila. Oh, sinusubay pa yung pala ako nito. Oh, yan ha, Julito. Oh, ito, pag nagipit to, biglang papatayin yung live eh, para mawala, ano? Abangan nyo yung aking next episode sa punto sa ano, Straight to the Point, kung saan kasamahan ni Julito mismo na yung ang Facebook page niya ay last day event, sinasabi si Julito mali ang sinasabi sa iyo, yun na kasi nagbangayan sila eh, nagbangayan ng mga SD doon sa unang Corinto 10:30, ginagawa ko pa, tinatrabaho ko pa. Pag na-release ko na yun, pakinggan ninyo, sinabi ng kanyang kasama mismo, mali ang sinabi ni Julito Daig sa'yo. Ayan. Oh, tapos nasabihin niya, si Jando, gustong lumusot, hindi nakalusot. Kasamahan mo mismo ang nagsabi, mali ang sinasagot mo. Oh, maririnig niyo yan. Abangan nyo, ilalabas ko yan. Kasi nakarecord yun, nakarecord lahat. Pag pinasok ko ang mga live nila, nakarecord lahat yan. Para pag sila nagkamali ng sagot, mamiloso po, maririnig ninyo ang kanilang kabaluktutan. Okay? So, salamat na lang po sa inyo. Kaya pasalamat na lang po tayo. Ating unahin si Brother Romel Palma from Iloilo.